Omar Puson, ang CEO founder ng JPP Trading Expert. Magbibigay sa inyo ng double your money sa inyong investment? Naniwala kayo? Bobo kayo. Pag kayo po'y pumato sa double your money scheme, pyramid, bobo kayo. Huwag na kayo lumapit sa amin next time because you'll not be entertained. Hello guys, ginawa ko itong video to para at least ito yung magiging basihan ko para ipatupad ko yung 100 turns to 200 na 20 days tapos every 10 days ang payout. Ibig sabihin, yung first payout, 10 days, puhunan. Yung pangalawang payout, yung profit na. So, ang kailangan ko po ay at least 14 heart para bukas mag-start na. Pero kung walang, hindi aabot ng 14 heart, hindi ko na po siya itutuloy, kumbaga. Ito lang po yung magiging basihan ko. Kailangan ko na ang 40 heart manggagaling sa inyo para bukas mag-start. Pero kung hindi, hindi ko po siya itutuloy. Salamat po and God bless. Ayan, so sabi nga natin dito mga Lutz, no, ito talaga mga scam pa nito, mga nagiging front ng mga scam ay laging may pag-God bless to bago matapos yung kanila mga video, no, o kanila mga live. So, ayan, napakinggan niya naman na meron na naman silang panibagong promo. Siyempre, usually, itong mga scam, kapag tatakbo po ito, nagpapapromo. So, it's a red flag po na scam na possible na itong tumakbo. Lalo kaya, syempre, meron ng SEC advisory. Okay? So, kasama rin sa kanilang mga modus, scheme, or pattern, itong mga gaslighting na parang sila yung kawawa, no? At para yung simpati ninyo mapunta sa kanila. Eh, mga Ludi, makikita nyo, no? Malino naman sa sinasabi ng SEC na itong JBB Farm ay isang Ponzi scheme, no? Yung kanilang modus na within 30 days yung 100 mo magiging 400. No, napakalaki kasi, 'di ba? Hindi naman ganito yung talagang kalakaran ng legit na company, no? So malinaw po na ito ay panibago na namang too good to be true na pangako. Ayun yung kanilang SEC advisory, no? At sinasabi dito ng SEC na itong ang si JBP ay isang Ponzi scheme. So yung kanilang mga matrix ng kanilang mga complan is too good to be true. Okay, so pinag-iingat po yung ating mga kababayan. Ayan. Wala naman akong pinapakitang mali. Wala naman din silang dapat isipin na ako'y maghahakot. Limited lang tayo. Pero okay lang yon, kasi kung ganun yung pamamaraan nila para sila'y mapansin, okay lang naman sa akin. Basta ang purpose ko lang dito, kaya ako nag-i-explain, is kayong mga investor ko na nakasuporta sa akin at nagmamahal. Huwag kayong mag-alala, eto ako, nagre-report ako sa inyo. Hayaan nyo po bang tayo'y bumagsak ng dahil lang po sa kanila na hindi naman po napapatunayan at hindi, wala naman pong basihan? Mahalaga po ba rito ang papel? Hindi ba po mas mahalaga yung nagpapakatotoo ka? Mahalaga po ba yung SEC? And yan nga rin po mismo, ayoko pong magsalita, pero sila nga mismo ang matatakaw. Matatakaw sila sa buwis. Ayoko pong mag-comment, ayoko, pero yun po yung real talk. Sabi ko nga sa inyo, may mga kumakalat na balita, chismis. Ang totoo po, may nag-post sa akin, hindi po ako apektado ron. Kasi alam niyo po kung bakit? Yung mga sinasabi niya, kayo na lang huhusga kung yun ang nakikita niyo sa akin. Kung tinatakot nila kayo, pinalalakas ko naman ang loob ninyo. Dahil tayo po rito ang totoong magtutulungan. Ngayon kung sa tingin ninyo sila yung makakatulong sa inyo, tutulungan kayo nilang mahirapan, tutulungan nila kayong maging negatibo. So hindi magiging maganda yun sa isipan ninyo. Maraming salamat po and God bless. Sa kanyang last na video mga kapatid, no, sinasabi nga niya na wala siyang ginagawang masama. No, wala siyang violation. Eh, di ba may batas ka tayo na under ng SEC, no, is RC, Section 28, is hindi ka pwede magpa-invest. Malinaw naman na ang ginagawa niya investment. At tulad niya, binanggit niya investment. At syempre, kumukolekta siya ng mga pera sa tao, which is indication nga na ikaw ay nagpapa-invest. Okay, nag-aalok ka ng investment, nangangako ka ng kitaan, it's an investment. So, kailangan, sa batas natin, kailangan meron kang investment license o yung tinatawag natin secondary license ng SEC. So, kung wala ka nun, illegal yung ginagawa mo. At sabi ka natin, ang kababagsakan yan ay scam.
Okay, so may basis po yung SEC sa pag-verify, sa pag-analyze kung ang isang company, ang in-offer na isang company ay legit o isa na namang panibagong Ponzi scheme. So itong modus ni JBP ay isa pong Ponzi scheme, mga kapatid, no. Kaya nga pinag-iingat yung mga kababayan natin na iwasan na, no. Ngayon, eh pinapalabas niya na kasalanan pa ng SEC na sila ay binigyan ng warning. At kung sila man ay tumaob, parang kasalanan ng SEC, di ba? So, yan po ay isang klase na naman ng gaslighting na para magmukhang itong kanilang CEO ay kinawawa, inape, no, para ang inyong sympathy mapunta sa kanya. Ayan, so ito nga mga Lutz, no, itong JBP ni Jomar Velasquez Buson, siya yung CEO at founder, ay nagkaroon na po ng SEC advisory, no, nitong February 28. Okay? So nagkaroon tayo ng information nakarating sa atin na ito pa lang si JBP o itong si Jomar ay may dati ng identity, which is itong si Chester Singh. Okay? So itong si Chester Singh po, yan, pictured ito ng 2021, ay siya yung owner or founder, CEO nitong Wealth Matrix IT Solution. Ayan po, makikita nyo dyan na siya yung owner. At ito ay na-search ng ating kasama sa Rust Team, no, na existing nga itong company name. So ano po ba ito? Ito po kasing company name na to, mga Lutz, ay nagkaroon na ng issue before na ito ay naging isang scam. Ayon nga dito sa isang post na to, 5 years ago daw, ay siya yung founder ng Wealth Matrix. Ayan. So ito yung screenshots ng photos niya noong May 2018. So matagal na. 5 years ago na. No. Na ito nga si Jomar Pozon ay siya si Chester Villanesa Singh. No, ito yung kanilang screenshots ng GC. Ayan yung kanyang legalities. At ito yung sinasabi na DTI na na-check natin na existing nga. So ayun mga Ludi, no, itong si Jomar Pozon, siya po si Chester Villanesa Singh noong 2018 na nakapang-biktima ng mga kababayan natin sa kanyang modus. So kayo dyan mga Ludi sa JBP, pag nagsalita kami, meron kami proof. Hindi naman pwedeng sabihin na yung SEC ay nagmamaritas lang, no. So kayo mga Ludi, no, kami, nagbibigay sa inyo ng warning. Ang SEC nagbibigay ng warning. Eh, kapatid, pera mo yan. Kung willing kang i-risk dyan sa isang scam, nasa sa inyo. Pero sabi nga namin sa inyo, kung importante sa inyong pera ninyo, pinaghirapan ninyo, eh, i-secure po ninyo. Ayun mga Ludi, no? So, mag-ingat po sa scammer. Kung ako po sa inyo, i-secure nyo na yung pera ninyo, no, bago pa tuluyan siyang tumakbo. Yung opisina ninyo dyan sa JBP, puntahan po ninyo kung kayo malapit lang. At yung address na dinideclare niya sa kanyang mga ID, verify po ninyo, no? Baka naman kasi peke na naman yung ID. At wala rin nakatila doon sa kanilang address. Okay? So yan mga Ludi, hanggang sa muli. Shim ni Anyol. Babush!